From the shining cloud, the Father's voice is heard. This is my beloved Son, listen to him. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Jesus took Peter, James, and John and led them up a high mountain apart by themselves. And he was transfigured before them, and his clothes became dazzling white, such as no fuller on earth could bleach them. Then Elijah appeared to them along with Moses, and they were conversing with Jesus. Then Peter said to Jesus in reply, Rabbi, it is good that we are here. Let us make three tents, one for you, one for Moses, and one for Elijah. He hardly knew what to say. They were so terrified. Then a cloud came, casting a shadow over them. From the cloud came a voice. This is my beloved Son. Listen to him. Suddenly, looking around, they no longer saw anyone but Jesus alone with them. As they were coming down from the mountain, he charged them not to relate what they had seen to anyone, except when the Son of Man had risen from the dead. So they kept the matter to themselves, questioning what rising from the dead meant. My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin. Good morning. We are now on our second Sunday of Lent. Pangatlong linggo ko na po bukas, no? We are now on the second Sunday of Lent. Sabi ko ng aking kaibigan, baka nakakalimutan ho natin, meron tayong mga dapat gawin ngayong Kwaresma. Ano po yung tatlo? Naalala niyo pa po? Prayer, fasting, almsgiving. Kaya kita niyo naman ha, ang binungad namin sa inyo, yung ating hapag ni Maria. Baka ho nakalimutan niyo at hindi niyo muna dinala, pwede kayong bumalik para maghulog mamaya. Prayer, fasting, almsgiving. Pero alam mo, Father, sa totoo lang, yung prayer, madali lang eh. Yung almsgiving, mukhang kaya naman. Ang pinakamahirap niya itang gawin ngayon talaga, fasting. Kaya pagdating ng Biyernes, ang daming naglilimut-limutan, ay nakalimutan ko, Biyernes pala. Kumain ako ng karne. Fasting. Sabi ng aking kaibigan, alam mo, Father, aaraw-arawin ko talaga ang fasting. Baka naman pumayat na ako this time. Huwag niyong gamitin yung fasting sa inyong personal na plano. No? Ito po yung sakripisyo, hindi lang para sa atin, kundi para sa ibang tao. Pero huwag natin kalilimutan, hindi lang tayo sa karne magpipigil. Hindi lang tayo sa pagkain magbabawas. Higit sa lahat, ngayong Kwaresma, magpipigil muna tayo. Magbabawas muna tayo sa mga kasalanan at masamang ginagawa. Hindi naman po overnight yan eh. Huwag kayong mag-alala. Ang mahalaga, sinisimulan, sinusubukan. Sabihin nga natin ng malakas, magbabago na ako. O, diba? Ang daling sabihin yan. Ha? Wow. Sabi nung katabi mo, ha? Talaga? Ha? Parang nagulat yung asawa mo sa'yo, ha? Parang ilang taon mo na sinasabi yan, ha? Magbabago na ako. Yan po ay masarap pakinggan. Ay sana nga, masarap pakinggan, madaling sabihin. Pero ito yung mas mabilis. Sabihin nyo sa katabi nyo ngayon, magbago ka na. Ah, diba? Yan ang mas mabilis sabihin. Yan ang mas madaling sabihin natin.
Yung ikaw sabi mo, magbabago na ako, para ang hirap-hirap bigkasin. Pero kung minsan mayat-maya, sinasabi mo yan sa ibang tao, sana magbago na sila, no? Wow, look who's talking. Lakas ng loob mo, ha? Ikaw pa talaga ang nagsabi niyan. Alam niyo mga kapatid, ito yung dapat nating pare-parehong sinasabi. Magbago na tayo. Pare-pareho. Alam niyo po yung ebanghelyo nating narinig ngayon, the gospel, is so familiar to us. I am sure habang binabasa ang ebanghelyo, naaalala niyo na, ito pala yun. Ito po yung kababalaghang nangyari kay Kristo sa bundok ng Tabor, kasama ang ilang piling alagad. Hindi lahat ng alagad sinama niya. Piling alagad ang sinama niya sa bundok ng Tabor. Ano yung kababalaghang nangyari? Nagulat ang mga alagad nang makita nila ang Panginoon, puting-puti, kumikinang. Kasama si Elias, kasama si Moses, ang dalawang mahalagang katauhan o tao sa lumang tipan na pinagpakitaan at tinawag ng Diyos. Nakita nilang Panginoon nagbagong anyo. At ito po ay nangyari bago sila magpunta ng Jerusalem. Bago harapin ni Kristo ang kanyang magiging paghihirap at kamatayan, ipinakita niya muna ito sa mga alagad upang ipakita sa kanila hindi lang ang sasapitin niyang kamatayan, maging ang kaluwalhatian na mangyayari pagkatapos niyang sundin ang kalooban ng Ama. At mga kapatid, ito pong ebanghelyong ito ay para rin sa ating lahat ngayon. Ito po ay paalala ni Kristo sa lahat ng mga nagtitiis, sa lahat ng mga lumalaban sa hirap at tukso ng buhay, kayong lahat na nagsisikap maging tapat sa buhay, kayong lahat na nagsisikap na sumunod sa Diyos, huwag kayong mag-alala. Walang masasayang sa ginagawa ninyong kabutihan. Kung paano ipinakita ni Kristo na pagkatapos ng kanyang magiging paghihirap at kamatayan, merong kaluwalhati ang naghihintay, ganun din sa ating lahat ngayon. Kaya huwag na huwag mong ipinagpapalit sa kasamaan, sa pera, sa kayamanan, ang kaluluwa mo. Sa Diyos lang. Pero baka tanungin niyo ako, pero Father, real talk tayo, Father. Paano pag nagbago sa'yo, biglang nagbago sa'yo ang mga taong tinutulungan mo, ang mga taong minamahal mo, ang mga taong pinaghihirapan mo? Paano kung sa kabila ng lahat ng kabutihan mo ay pananakit at paninira ang igaganti nila sa'yo? Mga kapatid, huwag nyo silang gawing problema. Ituring nyo silang bitamina. Mga taong magpapalakas lalo, magpapatibay, at magpapagana sa'yo na gumawa pa rin ng kabutihan. Huwag mo hayaang sirain nino man o nang anuman ang iyong kabutihan. Sa ating unang pagbasa, nung sinubukan ng Diyos si Abraham, hindi niya binalak na pahirapan si Abraham. Tinawag mo ako, tapos susubukin mo ako, ipapahiya mo ba ako? Hindi. Yung pagsubok na binigay ng Diyos kay Abraham ay paraan ng Diyos para lalong ipakita, ilabas ni Abraham ang kanyang angking kabutihan at katapatan sa Diyos, at napatunayan niya yun. At napatunayan ang Diyos yun. Kaya nga ngayong Kwaresma, hindi lang kasalanan mo, hindi lang kasamaan mo ang hinahanap at hinihingi ng Diyos sa iyo. Kaya meron tayong hapag ni Maria.
Kaya meron tayong almsgiving ngayong Kuwaresma. Sapagkat pinapatunayan o tinutulungan tayo ng Diyos na muli mong ipakita na meron kang angking kabutihan. Isang balot ng noodles, isang dilata, isang kilong bigas, isang kape. Hindi sa kung sino ang nagbigay ng marami at nagbigay ng malaki, kundi kung sino ang nagsikap gumawa ng mabuti. Kaya nga, mga kapatid, mahirap at minsan matagal magbagong buhay. Pero anong sabi ng ating ikalawang pagbasa? Tandaan niyo po itong lagi, ang paalala ni Pablo. Kung panig sa iyo ang Panginoon, sinong makatatalo sa iyo? Ang mahalaga, unti-unti, dahan-dahan, basta lagi, makakaya mo pa rin magbago, makakaya mo pa rin maging mabuting tao. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, ngayong ikalawang linggo ng pagsisisi ng pagbabalik loob, huwag nating talikuran, huwag nating takasan ang tawag ng Panginoon. Pagsisisi, pagbabalik loob, pagbabago. Pero katulad ng aking nasabi nung nakaraan, penance or repentance is not when you cry. Repentance is when you change. Wala sa pag-iyak mo, nasa pagbabago mo ang pagsisisi mo. At walang pagbabagong loob kung walang kababaang loob. Ang dasal natin, Panginoon, narito ako, handang sumunod, handang magbalik sa iyo, baguhin mo ako. Amen.